Good morning, brothers and sisters. Welcome sa ating weekly Know the Faith Lectures, Faith Seeking Understanding. Ang topic natin ngayon is about the words of faith and miracles of Padre Pio. Baka magtaka kayo bakit morning tayo nag-lecture ngayon, hindi 7 p.m. sa nakasanayan, dahil mamayang gabi, pupunta ako ng Cebu for Bohol, magme-medical mission for cataract operation. So, hindi na pwede mag-online mamaya kasi sasakay na ng barko. So, ngayon na lang, no? Bawi. Napa-advance ngayon. Ang topic natin, ang mga recorded na mga words of faith, mga tidbits na mga kanyang mga na record na mga sinabi ni Padre Pio na mapupulutan natin ng aral. At magme-mention din tayo ng mga konting mga miracles ni Padre Pio, hindi rin lahat dahil napakadami, hindi natin maubos-ubos, pumili lang tayo ng mga konti-konti. So, to start with, a short prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, let us start. So ito yung mga ano ha, hindi to in proper order, kung na lang yung mga words na niya na mapupulutan natin. Ha. So about sa doon tayo naputo last time sa kanyang spiritual warfare. Alam mo naman natin na all throughout his life, kahit maliit pa siya, he is already a victim soul, no? Ang victim soul ay extraordinary people na pinili ng Diyos at inimbitahan na inalok sila kung tatanggapin ba nila ang pagiging victim soul para i-offer ang kanilang sufferings for the conversion of sinners, for the atonement of sins of the whole world. At kasama sa suffering na yon ay ang demonic oppressions. Okay. Kagaya ni St. Gemma Galgani, Blessed Maria Alexandrina da Costa, sila ang mga victim souls at usually mga mystics sila. Kasama dito si Padre Pio. So una, sasabi ni Padre Pio, never underestimate the devil. Okay. Dati, nung bago pa ako sa spiritual warfare, akala ko dahil we are in the state of grace, pwede na nating ano lang, no? Hahamon-hamonin ng demonyo. Sabi niya, never underestimate. Bakit? Because they are in angelic natures. No? They are so powerful. They are very powerful. Bakit lang tayo nananalo sa mga demonyo? Dahil sa protection ni God. Kaya huwag tayong magyabang. No? Tayo ay kumukubli lang sa dugo ni Kristo. We hide beneath the blood of Christ. Beneath the power of God, Mama Mary and the angels. Pero sa ating sariling kakayahan lang, sa ating sariling kabanalan, hindi tayo mananaig kung hindi tayo protected. Kaya never underestimate the devil at huwag kang mag ano sa kanya, no? Don't argue, huwag kang makipagdiskusyon, dahil etong sabi ni Padre Pio, the devil is capable of confusing the most brilliant mind. Kaya always be humble and submit yourselves to the power of God. One of the students ni Padre Pio, sabi niyang, I'm not afraid of the devil. No? Sabi niya, send him to me and I will fight him. Sabi ni Padre Pio, you don't know what you are saying. If you saw the devil, you would die of scare. Kasi yung nakikita natin, mga kapatid, sa sa TV, sa mga movies,
mga pangit-pangit, nakakatakot, katiting lang yan, no? Dulo lang ng kuko kung ano talaga kapangit, ka nakakatakot ang demonyo. Pag nakita mo talaga ang totoo niyang anyo, marami ng mga saints ang nagpatotoo, without, if not for the grace of God, sila lahat mamamatay sa takot. May isa pang testimony ng isang saint, ay ng isang monk, no? Pinakitaan siya ng itsura ng demonyo, kung hindi siya inalalaya ng Diyos, namatay na siya, at sabi niya, mas pipiliin ko pang tutorturin ako ng napakalupit dito sa mundo kumpara papakitaan ako ulit ng mukha ng demonyo. Ganon ka nakakatakot ang totoong itsura ng demonyo. No? Kaya huwag tayong magyabang. No? And then, experience ni Padre Pio about letters manipulated by the devil. Pwedeng i-manipulate niya, no? Nakatanggap si Padre Pio ng sulat galing sa kanyang superior, no? Si Padre Agustino. Pag tanggap niya, wala siyang makikita, blanco. Pero lalagyan pa niya ng ano, wibisikan pa niya ng holy water, after some time mag-a-appear na ang mga letters. Doon pa. Sabi ni Padre Pio, ang may kagagawa nito si Barba Blue. Tawag niya sa demonyo, Barba Blue, no? Barba Blue made it invisible so that it could not be read. Sa amin ring experience sa deliverance and exorcism, may mga pasyente rin na pinapabasa namin ng prayers, part nun, participate namin ang mga pasyente sa deliverance. Basahin niyo po ito, itong part na ito, about prayers kay Mama Mary, o anong prayers. Iiyak na lang sila dahil wala silang nakikita. Hindi nila mabasa. Pero after some time, sige, pe-pray namin ulit. After some time, sasabihin nila, brother, unti-unti ko nang nakikita. Tinatanggal lang sa kanilang paningin ang mga prayers. Ganon ka tindi ang opresyon ng Diablo. August 9, 1912, in a letter to Padre Agustino, sabi ni Padre Pio, Barbablo prevents me from writing to you. Magre-reply na sana si Padre Pio, no? Hindi siya makareply dahil pinaralyze ng demonyo ang kanyang arm. Hindi nga niya mahawakan ang pen, no? And then, binibigyan siya ng napakasakit na headache. December 3, 1912, no? Sabi niya kay Padre Agustino, I received your letter on November 29. It only contained a blank page. It must have been the Cosasio. Other term niya sa Diablo, Cosasio. Blank page lang, no? Kaya, pag nilagyan niya ng holy water, nakikita niya lumilitaw ulit ang mga words. Okay. Let's go naman sa experience ni Padre Pio. Ang nag-testimony nito, yung mga kasama niyang monks, no? Habang sila ay nagdi-dinner, no? Isang friar nag-testify, tumayo bigla si Padre Pio at naglakad papunta doon sa may pintuan ng konbento. At tapos, napansin nila na ano bang nangyayari kay Padre Pio? Baka nasisiraan ang ulo dahil something wrong with him. Nakikipagkwento siya sa hangin, no? Nakaharap siya sa may pintuan, wala naman siyang taong kinakausap, wala naman siyang taong kaharap, pero may kinakausap siya. Something wrong with Padre Pio. Pagbalik ni Padre Pio sa mesa, sabi niya, don't worry, I was talking to some souls. Nakikipag-usap ako sa dalawang kaluluwa na galing sa purgatorio, papunta sa langit. Dumaan sila dito para magpasalamat sa aking prayers para sa kanila. Dahil today, no, pupunta na sila sa langit, nagpasalamat sila dahil nag-offer ako ng mass para sa kanila. Very amazing. Next, miracle. Si Padre Pio
niligtas niya ang isang bomber pilot mula sa pagka-crash. Na? Isang araw, ang isang bomber pilot, American bomber pilot, may mission sila doon sa World War II, no? Doon sa may Pacific Ocean. 1946, natamaan ng Japanese fighter plane ang kanyang bomber. So, nagka-crash na. Pero bago siya makakuha ng parachute, no? Para bago niya makuha ng parachute para tumalon, sumabog na ang eroplano. Nag-disintegrate na into many pieces. Kaya wala na siya talaga pag-asa. Bulusok na siya sa papunta na siya sa ground. Mamamatay na siya. Pero bigla-bigla na lang lumitaw ang isang monk at hinawakan siya para siyang binuhat at nilapag sa lupa ng dahan-dahan. The help of a friar who appeared to me in the air. He placed me gently at the airport. Nilapag siya ng dahan-dahan sa airport. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, hindi siya pinaniwalaan. No? After noon, in-excuse siya, pinauwi siya sa kanila dahil sa kanyang experience. Na-crash siya, no? So, pinabakasyon siya, uwi sa balay, sa kanyang bahay. Hindi niya alam kung sino yung friar na yon na nagligtas sa kanya, na sinalo siya doon sa ere mismo. Noon na lang niya nakilala na si Padre Pio pala yun, na nakita niya ng picture sa kanilang bahay dahil pala ang nanay niya ay deboto kay Saint Padre Pio. Dahil sa panahong yun, si Saint Padre Pio ay kilala na, no? Buhay pa si Padre Pio nito. So this could be a bilocation. Dahil namatay si Padre Pio 1960s, no? During Second World War, buhay pa si Padre Pio. Pero kilala na si Padre Pio sa halos buong mundo sa panahong yon at marami nang nagpapapray sa kanya. Ang nanay niya ay nag-ask parate kay Padre Pio to take care of his son. Na ikaw na bahala sa anak ko. Doon niya nakilala ang nagligtas pala sa kanya ay si Padre Pio. Okay, next. Never put limitations on God. Isang araw, may isang bulag, no, lumapit kay Padre Pio. Sabi niya, Padre, no, tulungan mo naman ako, you pray for me to God, na kahit makakita ako ng isang mata lang, kahit isang mata lang, masayang-masaya na ako. Sabi ni Padre Pio, sure ka? Isang mata lang? Yeah, yes, Padre Pio, kahit isa lang, masaya na ako. No? And then, Padre Pio told him, okay, have faith and I will pray for you. After a few weeks, bumalik ang tao, nagpasalamat, umiiyak, nagpasalamat sa kanya. O sabi ni Padre Pio, o nakakita ka na? Sabi niya, umiiyak siyang sumagot, yes Padre Pio, pero isang mata lang, ito lang, pero yung kabila hindi. Ang isang mata lang, sabi ni Padre Pio, nakita mo na? Let it be a lesson to you. Ito ay magsilbing leksyon para sa iyo. No? Never put limitations on God. Dapat, if you ask big. Dalawang mata, hindi lang isa. Don't underestimate the power of God. No? Always ask for the big grace. Kasi si God na ang bahala kung anong ibibigay niya sa iyo. But when you ask, ask always for big grace. No? Next. Another example of the bilocation of Padre Pio. Si Pope Pius XI, yung sa panahong yun, nakikipag-conference sa mga kardinal, si Cardinal Silge, no?
ang kanilang plano sa panahong yon na kanilang pagpupulong-pulong ay isususpend si Padre Pio dahil marami silang mga kwento na naririnig about Padre Pio na mga false accusation. Eh siyempre, ang Santo Papa, hindi naman nila alam kung anong nangyayari doon talaga sa lugar. Pwedeng may maghatid ng mga false accusation sa kanya. He will just decide on things na nare-receive niya kasi pinapaniwalaan naman niya yung mga cardinal o mga obispo o mga na ina-assign niya. Eh pag merong mga nag-iimbento ng kwento, like sinasabi nila na si Padre Pio ay nasa ang kanyang kapangyarihan ay parang galing sa diablo, at meron pa nga mga accusation na si Padre Pio ay nagmomolest ng mga babae dahil pwede rin dahil sa inggit, no? Ang kanyang mga stigmata ay gawa-gawa lang, maraming ganon. During that time, nagpupulong sila na tatanggalan ng faculties ng lahat ng priestly faculties si Padre Pio. Ang tawag doon pag isususpend ang priestly faculties lahat ay divinis, no? Meaning they are debating to suspend Padre Pio for good. So habang nag-uusap sila, no, biglang pagtalikod ng Pope, nakita niya sa likod niya may isang friar, Capuchin friar, na lumuhod sa kanyang harap, hinalikan ang kanyang paa at sinabihan siya, "Your Holiness, for the good of the church, do not take this course of action." No? Para sa kabutihan ng simbahan, huwag niyo pong gawin yan. Natanggalan siya ng para sa kabutihan ng simbahan, no? Huwag niyo pong gawin ang hakbang na yan. Natatanggalan ako na tatanggalan ng faculty si Padre Pio. Tapos lumingon si Padre Pio, lumingon ng Pope, no? Before siya umalis, ang friar na yon sa harap, naghingi pa siya ng blessing sa Pope. Binigyan siya ng blessing ng Pope at bigla siyang nawala. No? Paglingon ng Pope, kausap ang mga kardinal, tinanong niya, sino ba ang nagpapasok ng friar dito na walang pahintulot? Bakit siya pinapasok? At yung mga bishop na kausap ni Pope, nagtaka din. Kaya pumunta sila sa labas at tinanong ang mga guard kung bakit nila pinapasok ang isang friar sa kwarto ng Pope na walang pahintulot. Very strict yan eh. No? Mga Swiss guards. But ang mga guards, they denied. Wala naman sila nakitang friar na pumasok at hindi rin nila pwedeng papasukin na walang pahintulot. No? Dahil doon natahimik sila lahat. No? At inatasan ni Pope Pius XI, no? Inatasan niya si Cardinal Sills na imbestigahan, pumunta sa lugar ni Padre Pio dahil nagduda siya, ang nakita niya ay si Padre Pio. Pinapunta sa lugar ni Padre Pio kung ano ang ginawa ni Padre Pio sa oras na yon. No? Pumunta siya sa oras na yon at sa araw na yon kung anong ginawa ni Padre Pio. So, sinabi ng superior ni Padre Pio na during that time, sa oras na yon, nagpakita, may nakita ni Pope Pius XI na isang friar, ay si Padre Pio ay nasa friary, no, sa choir. At he is praying his divine office. Nung malaman ni Pope na si Padre Pio ay andun lang, pero at the same time andun din siya sa Vatican, never na silang nag-mention na isususpend si Padre Pio. Never na nilang inopen ang topic na yon. Okay. Very amazing. Another great example of the bilocation. So maraming bilocation si Padre Pio, no? Eto, another nakakamangha na buhay pa si Padre Pio nito. Another
miracle of bilocation and healing. Ang pangalan niya ay si Paulo Negro. Hindi siya Negro. Ang pangalan niya, apelido niya, Paulo Negro. Isang matalino na professor. Ang kanyang degree ay sa humanities and philosophy. And pero ang problema sa taong ito, hindi naniniwala sa Diyos. At sa kanyang ang kanyang paniniwala ay sinasabi niya pa sa kanyang mga estudyante. Open siya, vocal siya sa kanyang pagiging atheist. Ang asawa niya ay isang deboto na Katoliko. Pinalaki sa konbento dahil siya ay isang orphan, no? Lumaki sa pinalaki ng mga madre. Kaya strong ang faith ng kanyang wife. I'm sure ang kanyang asawa ay nagpe-pray para sa kanyang conversion. And then, isang araw na lang, nagkaroon siya ng sakit, malubhang sakit, to the point of dying. He is so serious. Mataas ang kanyang lagnat, no? During 1950s, he was bringing close to death. At ang mga doktor ay wala nang magagawa na pagalingin siya. Isang Sabado, April 10 p.m., may kumatok sa pintuan, dalawang tao kumakatok. Alas 10 ng gabi. Ang pangalan ay si Otelio Presaliti at saka si Carlo Rosalde. Ito ay mga pangkaraniwang tao lang. Warrant officer ang trabaho ni Otelio Presaliti at si Carlo Rosalde. Ito ay mga spiritual children ni Padre Pio. Mga followers ni Padre Pio, mga obedient. May mga araw-araw na mga trabaho to. Pinapunta sila ni Padre Pio pala sa bahay nila. Si Maria ang pangalan ng asawa ni Paulo, no? Hindi niya kilala, hindi pa siya nakarinig tungkol kay Padre Pio. Isipin mo, alas 10 ng gabi, may kakatok. Papasukin mo ba? Siyempre, magdadalawang isip ka kung papasukin mo. Baka mga masasamang tao, no? At sabi nila, inutusan kami ni Padre Pio na magpray ng rosary sa may sakit na si Paulo. So hindi alam ni Maria anong gagawin, kaya pumasok siya at sinabi niya sa kanyang asawa, may dalawang tao na gusto magpray sa iyo ng rosary. Nabigla ang asawa dahil pumayag ang kanyang asawa na papasukin ang dalawang tao. Nabigla siya, no? Kasi bakit atheist yung asawa niya, papayag na magpray ng rosary. Lingid sa kaalaman ni Maria, a few years back, may experience pala si Paulo Negro na extraordinary experience. Para siyang nakita ang figure ni Mama Mary. At dahil doon, para siya nakita ng vision ng figure ni Mama Mary years ago, nag-request siya na makipag-audience sa kay Monsignor Bernardi, Archbishop ng Taranto. Kaya siguro, yun din ang isang rason kung bakit siya pumayag na pumasok yung dalawang tao na mag-pray. No? So, after ng meeting niya kay Bishop na yon nung few years back, sinabi niya kay Bishop na nakakita siya ng vision, nagsimula na siya nagsimba. No? Pero hindi regularly. Minsan-minsan lang. Pero at least it is already a start. Ang anak ni Paulo, si Santina, ang kanyang wife is Maria, anak niya si Santina. Testimony ito lahat, ang sinasabi ko ngayon, testimony ito ni Santina. No? Sabi niya, during that time, napakasariwa sa aking alaala kung anong nangyari. Nakita ko ang dalawang tao, si Risaliti at saka si Lusarde, nagpe-pray ng rosary. No? Ang dalawa sila ay nakaluhod, nagpe-pray ng rosary, very devoutly, praying the rosary.
And during the time, ang aking ama ay napaka-restless, hindi mapakali. At sinabi niya sa aking ina, yung sino ba yung taong naka-hood? Diba yung mga friars, mga monk, naka-hood? May nakikita akong pangatlong tao, hindi lang dalawa, yung si Rizaliti at saka si Lombardi. Paalisin mo ngayon, papuntahin mo ngayon sa doon sa may paanan kasi nababalisa ako. Hindi lang pinansin ng kanyang asawa dahil akala niya baka nagdedeliryo lang dahil sa mataas na lagnat. Tapos, pagkatapos nila mag-pray, binigyan sila ng pera. Eto po. Ano tong pera na to? Bigay po ito ni Padre Pio para sa asawa mo, para pangbili ng gamot. Nagulat si Maria dahil tila ba alam ni Padre Pio na wala na talaga silang natitirang pera sa kakabili ng penicillin dahil during the time napakamahal ng penicillin, no? Tapos ang natitirang pera, ito ay pamasahe papunta sa San Giovanni Rotondo dahil gusto ni Padre Pio na makita personal ang iyong asawa. Gusto niya. Nagpadala siya ng pera para pamasahe. Okay? The following Monday, gumaling bigla ang asawa niya. No? Biglang much better na mga nagtaka ang mga doktor kung bakit gumaling. Akala nila mamamatay na. At 3 days later, sinundo siya ng dalawang tao, yung nag-pray, si Lusardi at saka si Rizaliti. Sinundo siya para samahan papunta sa monasteryo ni Padre Pio. So, the next day, they took him to the sacristy, no? Kung saan nagpapakonfess si Padre Pio. Paglabas ni... remember, brothers and sisters, hindi pa nag-meet ang dalawang tao. No? Hindi pa sila nag-meet. Hindi pa niya nakikita si Padre Pio. Ha? Pero paglabas ni Padre Pio ng kurtina, nakilala kaagad siya ni Paulo. No? Sabi niya, eto yung tao. Eto yung taong nakita ko katabi ng dalawang taong nagro-rosaryo. Siya yung tao sa panahon na nagro-rosaryo itong dalawang tao at the foot of the bed. Umiyak siya, lumuhod at hinalikan, no? Hinalikan si Padre Pio. At sabi niya, iyak siya ng iyak, no? Dahil siguro sa tuwa. Anong sagot ni Padre Pio? Sabi niya, sige ka, huwag ka nang umiyak, sige ka. Pag umiyak ka pa, hindi na ako babalik sa bahay niyo. So, ibig sabihin, nakakapunta si Padre Pio kahit andun lang. Mind you, brothers and sisters, simula si Padre Pio pumasok sa San Giovanni Rotondo na monasteryo, never na siyang lumabas doon. Never siyang lumabas. Pero kahit hindi siya lumalabas doon, ang dami niyang napupuntahan ang mga lugar na binibistahan niya na may mga sakit para pagalingin. At mga taong nililigtas niya mula sa kamatayan, kagaya ng isang babae na naglalakad pa atras doon sa may bangin, muntik na siyang mahulog. Bago siya mahulog, may sumigaw sa kanya, "Hoy, tumingin ka sa pinapuntahan mo." At doon nakita niya ilang inches na lang siya sa bangin, no? At saka yung babaeng yun na sinigawan niya ay ano niya, spiritual daughter niya, no? So sabi niya, "Sige ka, pag umiyak ka, hindi na ako babalik sa bahay mo." No. And then, the next day, nag-confess si Paolo sa kanya at nabalik siya sa state of grace. No? At ginawa siyang spiritual son. Yung dalawang tao na pumunta, spiritual sons din yon ni Padre Pio, mga followers niya. So, immediately, he became a different person. From an atheist, he became a different person. He goes to Mass every day, receive communion every day. At sa kanyang spiritual journey, dahil bago pa lang siyang naging spiritual son, inaalalayan siya ni Padre Pio, no? Sa kanyang
sa kaniyang first steps, no? First steps nilayan siya. Binibisita siya ni Padre Pio parati through by location. Ibig sabihin, andun lang si Padre Pio sa monasteryo, at the same time bumibisita si Padre Pio sa kanya. At sometimes sinasabi na ni Paolo sa kanyang anak na si Santina, anak, ngayon, no, nilalagay ni Padre Pio ang kanyang kamay sa iyong ulo. So ang nakakita kay Padre Pio si Paolo lang sa kanilang bahay. Hindi siya nakakita ng iba. Okay? And then sabi ni Santina, parati ko nakikita aking ama na umiiyak. Nakokonsensya siya sa mga ginawa niya, mga kabulastugan sa buhay niya nung una, no? And he tried to make up, bumabawi siya by leading people to God and leading people to Padre Pio. Ito ay testimony ni Santina Nigro on May 10, 2005. Anak to ni Paolo Nigro. Okay. Another, next. I am just a visitor. Isang araw, a tourist, no, bumisita kay Padre Pio. Nagtaka siya, bakit napakasimple lang ang kwarto ni Padre Pio. Ang andon ay isang lampara lang na kerosene at saka lumang carpet. Yun lang. At saka siguro upuan. Sabi ng tourist kay Padre Pio, Father, saan na yung mga furnitures mo? Tinanong siya, sinagot siya ni Padre Pio, eh, saan yung furnitures mo? Saan yung sayo? Sabi ng tourist, bumibisita lang naman ako, siyempre wala akong furniture. Sagot ni Padre Pio, ako rin. So anong mapupulot natin na aral dito, mga kapatid, no? Nakakakonsensya, no? Kasi ipon tayo ng ipon ng mga gamit, pero tayo ay para din pala tayong lahat. We should have an attitude dito sa mundo na dumadaan lang tayo, tourist lang tayo. Hindi to ang ating tahanan. No? So, saan yung furniture mo? Bakit? Saan din ba yung furniture mo? Hey, tourist lang ako, bumibisita lang ako. Ay, pareho pala tayo. Bumibisita rin ako sa mundong ito. Let it be a lesson to us, no? So, punta na tayo sa mga tidbits, no? Sa mga na-record na mga advice ni Padre Pio sa mga bumibisita sa kanyang mga friends. Ito ay ni-record. Hindi rin ito lahat. Kinuha ko lang yung mga napaka-importante. Lahat naman importante pero hindi mapagkasya. So, ito mga few selected words of faith ni Padre Pio na mapupulutan natin ng aral. Ito, first, sabi niya, let us always keep before our eyes the fact that here on earth, we are on a battlefield. And that in paradise, we shall receive the crown of victory. This is a testing ground. The prize will be awarded up above. That we are now in a land of exile, while our true homeland is heaven, to which we must continually aspire. Ano ibig sabihin, mga kapatid? So, ang ating buhay dito, huwag natin kalimutan, kasi ang media, ang mundo, pagkausap natin ating mga friends, ang media, ang message ng mundo, parang pang binibrainwash tayo, mga kapatid, na dapat meron tayong maiwan na legacy. Yung sa mga movies, sa mga advertisement, pinapakita na dapat mag-excel ka sa isang bagay para maalala ka, nasikat ka, may your dreams come true, na maging successful ka nga na boxer, successful ka na dancer, masisikat ka, lahat-lahat. Pag na-fulfill mo yon, parang fulfilled ka. Pero mali pala, mga kapatid, no?
Kasi dadaan lang tayo dito ang totoong buhay pala, mga kapatid. Itong buhay natin, hindi pala itong parang may maiwan tayo na pangalan, na maalala tayo na legacy, talents, kung ano ba doon. Hindi pala yun, mga kapatid. Ang buhay pala natin dito ay isang battlefield, gera. Dapat ganun ang ating mindset, na this life is a battlefield, that we have an enemy. We have an enemy, and it is Satan. Satan, who wants to bring our souls to hell. And every day is a battle against the forces of Satan, who wants to destroy us, and who wants to destroy ang ating mga kapatid, na yuyudyurin tayo sa impyerno. So that is why we have to pray every day. Spiritual warfare. This life of ours is a spiritual warfare. Walang tigil na pakikipagdigma laban sa kampo ng kadiliman. And we have a God who wants to save us. No? So, ang ating mga gantimpala ay marireceive natin sa langit. The prize will be awarded up above. So, itong buhay natin ay isang testing ground. Our true homeland is heaven. So, this is an inspiration also, mga kapatid. Dahil, hindi kailangan maraming tao na naghihirap sa buhay, hindi namamatay na lang, hindi mo maririnig ang pangalan nila, walang legacy na naiwan, wala. So, hindi mo masasabi na failure sila dahil wala ang tao makakaalala na kanilang pangalan dahil sila ay mahirap na mahirap. Hindi yun ang buhay. Ang buhay ay ang homeland natin, pantay-pantay tayo lahat dahil lahat ang homeland natin is heaven. Ngayon, pwedeng kilalang kilala ka. Sikat na sikat ka. Dami mong mga ari-arian, dami mong friends. Kilala ka. No? Puri ng puri ang tao sa iyo. Pero pagdating sa on the next life, sa kabilang buhay, yung tao na namumulot lang ng basura, ang hirap-hirap, halos walang makain, namatay na walang nakaalam kung sino siya, baka mas nakapunta pa siya sa langit kumpara sa iyo. O baka mas malaki pa ang bahay niya, o mas kilala siya, mas sikat siya sa langit kumpara sa iyo. Because doon pantay-pantay tayo. No? In the spiritual world, hindi binabale ang kasikatan mo. Hindi binabale ang iyong mga ari-arian. No? Our true homeland is heaven. So huwag tayong ma-depress kung hindi tayo mamamatay na lang tayo, hindi natin matitikman yung mga natikman ng mga pagkain ng iba. Because we are all equal in the eyes of God. No? Next na words of faith. In all the events of life, you must recognize the divine will. Adore and bless it, especially in the things which are the hardest for you. So sa lahat ng ating nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ating i-recognize ang ito ay will ni God. Maraming mga bagay na nakokontrol natin. Ating health, na pwede nating mapa-improve sa ating exercise, good diet, mga ating mga trabaho. Pero marami rin ang hindi natin kontrolado. So kagaya ng kahit ikaw ay nag-iingat sa pagdadrive, may bibiglang magbabangga sa iyo, aksidente, na hindi mo naman talaga, ikaw, kahit ikaw ay nag-iingat, o kahit anong ingat mo pa sa iyong diet, minsan may tinatawag na mga genetic disorder, congenital problem, na pinanganak kang may diabetes ka na.
wala ka pang ambisyo, ang taas-taas na ng blood pressure mo. May mga uncontrollable circumstances na kahit anong gawa mo ng iyong best ay beyond your control. So sa mga ganong bagay na hindi mo kontrolado, dapat makita mo na ito ay kasama sa plano ng Diyos. At pag ikaw ay nasa daan papunta sa Diyos, kasama mo si Kristo, meaning you are in the state of grace, you are serving God, everything works for your good. Kahit anong pangit ang sitwasyon nangyari sa'yo, namatayan ka, naaksidente ka, kahit sa anong bagay, hindi ka naging successful sa iyong negosyo, nalugi ka, kahit anong mga bagay, everything works for your good. Pero kung ikaw ay wala kay Kristo, no? Hindi mo masasabing everything works for your good. Etong sinasabi sa Bible na everything works together for good for them that love God. May dugtong po yan. For those people who love God. But for those people who don't love God, eh, ang lahat ng ang mga nangyayari sa'yo, walang direksyon yan. Pwedeng patungo sa diablo na buhay. Pero pag ikaw ay nasa kay Lord, kahit yung mga bagay na mga hindi mo kontrolado na mga masasama, even the hardest, no? Sabi, even the hardest things, trust that it comes from the hand of God and it is for your good. Okay, next. Prayer is the best weapon we possess. So ano yung pinakamaganda nating armas? Pinakamaganda nating sandata? Prayer. No? Hindi baril. Prayer. That is the best weapon. I'm not saying na hindi importante ang sandata kasi kung pulis ka o ano, hindi pwedeng wala kang baril. I'm just saying, wala nang tatalo pa. Talo pa niya ang prayer, talo pa niya ang nuclear weapon, talo pa niya ang kahit ano na mga weapon na imbento ng tao. The best weapon is prayer. Ito ay ang susi na nagbubukas ng heart ni God. Ng puso. Ito ay nakakabukas ng puso ni God. You see how powerful that is? And it is free. Walang kailangan ng load. Prayer. So sana, ma-remind tayo na mag-pray. Huwag tayo magtatamad-tamad dahil ang prayer is very, no, inexpensive. Hindi kailangan ng pera. We have a direct line to God. Next. Remember that God is within us when we are in the state of grace. So, always remember, Father, Son, Holy Spirit, andyan sa atin pag we are in the state of grace. But we are in a state of mortal sin, wala si God sa atin. Nasa labas siya. Pero kahit we are in the state of mortal sin, hindi tayo inaabandonan ng ating guardian angel. No? Ang ating guardian angel, andyan pa rin sa atin. Binibigyan niya tayo ng inspiration na bumalik. Binibigyan tayo ng inspiration na magsisi. Our guardian angel is our most sincere, faithful friend. Kahit nasasaktan na siya sa ating mga ginagawang mga masasama. No? He is our most faithful friend. Ang tanong mga kapatid, do we pray to our guardian angel? Kasi walang magagawa ang ating guardian angel if we do not talk to him, pag hindi tayo mag-request sa kanya. Napakasimple, angel of God, no? Ako, madami ko ng mga matitestimony na mga close call na akala ko ma-aksidente na ako pero hindi. Makikita mo talaga na parang ang guardian angel
ang may gawa, inoprotektahan, no? You must always be humble. Next, you must always humble yourself lovingly before God and before men, because God speaks only to those who are truly humble. Anong sabi, Padre Pio? God only speaks to people who are humble. Yung humble talaga sa puso, ah, hindi yung humble ka na akala mo humble ka. No. Sa yung puso, you think that God, no, lahat ay utang mo sa Diyos, na ikaw ay wala kung wala ang Diyos. Papakumbaba na tao. Hindi mataas ang pride, hindi mainitin ang ulo. Ang mainitin ang ulo ng mga tao is a sign of pride. So, it will be a lesson to us, even to me. Marami tayong mga human weaknesses. Hindi tayo lahat perfect. So, nagsusumikap tayo. Matatawa, huwag kang matakot na minsan huwag kang mahihiya na minsan dumadating sa iyo yung human weakness na ikaw ay nagiging guilty sa pagiging mainitin ng ulo. Lahat naman tayo ay nag-fail. Importante lang bumabangon tayo every time we fail, no? We fail in humility, na lumalabas yung ating pride. So, si God ay nakikipag-usap lamang sa taong mapagkumbaba. And He enriches them with His gifts. Ano yung gift? Hindi sports car, ha? Hindi yung mga worldly possessions ng mga gifts. Pwede? Pwede kanyang bigayan nun. Dahil si, pag binigyan ka ng material gift ni God, ibig sabihin yun may mission ka para itulong sa kapwa, hindi para i-enjoy mo. Pero ang gift na sinasabi ni Padre Pio ay spiritual gifts, virtues, no? Gifts of the Holy Spirit para sa iyong mission. So, ang sabi dito pala, be humble not only to God but before men. At may naalala ako, isang saint na nagsabi, huwag mong purihin ang sarili mo. Sabihin mo na humble ka. Kasi the moment you say that you are humble, hindi ka na humble. Kuha mo? At same time, hintayin mo ang iba na magpuri sa'yo. Hindi mo kailangan purihin ang iyong sarili, because that is already a sign of pride. Next, humility and purity are the wings that carry us to God. Ang pagiging pure, malinis, busilak, yan ang purity sa Tagalog, and humility. Itong dalawang virtue na ito, purity of mind, hindi malisyoso, hindi inggitero, purity of mind, parang childlike, no? Hindi malisyoso, hindi inggitero, hindi mahilig ng, hindi intrigero ang ating mind. Kasi sa mind natin, pwede tayo mag-intriga, magmalisya. Meaning, kita mo yung puso ng bata, kaya sinasabi ni Jesus, be like a child. Kasi yung child, very pure, no? Very pure. Pag nagsabi sila sa iyo na maganda ka talaga. No? Simple lang. Pagkain lang talaga gusto nila, lollipop. No? So, be humble and be pure. Kasi itong dalawang virtue na ito ay para itong wings na magdadala natin to become like almost God. Divine. Okay, next. Words. Love Our Lady, sabi ni Padre Pio. Love Our Lady. Mahalin mo
si Maria, ang ating ina, and make her love. Hindi lang kay mahalin mo siya, tumulong ka na yung ibang tao ay mamahalin nila ang ating ina. Always recite the rosary as often as possible. So walang limit, kahit isang araw, ilang beses, no? Kung ikaw ay once a day lang nagro-rosary, okay lang din 'yon, no? If you're praying with your family, mas okay 'yon. Pero at least si Father Isaac, sabi niya, sa panahon ngayon, hindi na optional ang rosary. Dapat every day. Hindi ka makakasurvive sa spiritual battle without the rosary. Hindi siya optional, dapat every day talaga. Hindi pwede yung once a week lang, no? Kung pwede, mas marami sa isang araw kung kaya mo, no? Okay, next. Our Lord sends the crosses. We do not have to invent them. Diba? Matandaan natin, sabi ni Jesus sa Bible, if you want to be my follower, you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. So, ano yung cross? Yun ang mga challenges, hardships, sufferings, no? Na ating papasanin. Mga problema, ang ating pagtatanggi sa mga kagustuhan ng ating laman. Yan, isa din yung cross. Hindi natin daw kailangang imbentuhin. Hindi daw tayo kailangang maghanap ng problema. Ang Diyos lang ang nagpapadala niyan sa atin. Base sa kanyang wisdom. Base, kasi alam niya kung ano yung ating kakayahan. Nakabase sa ating kakayahan. Hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng cross na papasanin natin na alam niyang hindi natin kaya. Kaya magtiwala tayo kay Lord na yung dinadala mong cross ngayon, yung diabetes mo, yung cancer mo, yung asawa mo, o ano mang mga cross ang dyan, no? O yung mga tukso na nahihirapan ka, mga cross mo, no? Alam niya ang kakayahan mo. Siyang gumawa sa iyo. Sa atin lang, magtiwala lang. Huwag mong sabihin na hindi ko to nakayanan dahil marupok lang talaga ako, no? Hindi kanya bibigyan ng alam niyang hindi mo kaya. Kaya mayroon tayong responsibility dahil lahat na dumating sa buhay mo, alam niyang kakayahin mo. Next. Sabi niya, Jesus gives the bigger share of his cross to his best friends. Huh? So this is an inspiration, mga kapatid, sa atin, na yung iba sabi, kung kailan pa ako nagbagong buhay, dito pa nagkabubuisit-buisit ang buhay ko. Kung kailan pa ako nagsisimba araw-araw, nagsiserve sa simbahan, nagpe-pray ng rosary, o nagtutulong sa mga mahihirap, dun pa ako nagka-problema. Bakit? Ito po ang sagot, mga kapatid. Consider it an honor, mga kapatid. Isang karangalan, kagaya ng mga apostoles, di ba? Nagpasalamat sila nung binugbog sila. Pagkatapos din ang binugbog ng mga pariseo, pinabugbog sila, no? Anong ginawa nila? Nag-rejoice sila. Dahil natuwa sila dahil they were considered by God worthy to share in His passion. So, pag ikaw ay binisita ng mga maraming problema, pighati, at mga sufferings, remember that ang cross, binibigay niya ang malaking parte ng kanyang cross, sinishare niya sa malapit sa kanya. Ibig sabihin, malapit ka kay Lord. Jesus gives the bigger share of his cross to his best friend. Baka sabihin mo, ayoko na palang makipag-close kay Lord.
friends lang kami, konti-konti lang, huwag masyado yung best friend kasi baka bibiglang malaki. No, it's an honor. Kasi andito ka sa mundo, hindi naman para mag-relax. Andito ka sa mundo para mag-ipon ng riches in heaven. No? Kaya lang masyado tayong brainwashed na kayo sa mga movies, Korean novelas, mga success movies. Ano na, napansin niyo mga kapatid, hindi maganda masyado manood ng mga action movies, kahit mga Hollywood movies. Ano ba ang binibrainwash sa atin sa action movies? Bakit mahirap magpatawad? Binibrainwash tayo na pag tayo ay ginawa ng masama, dapat maghiganti. Kaya automatic na sa atin mga kapatid ang mag-revenge, ang maghiganti. Dapat sinasabi, lintik lang ang walang ganti. O, diba? Kahit mga Tagalog movies, lintik lang ang walang ganti. Kaya sa parati nating panonood ng mga movies na ito, iwasan na natin na manonood ng movies. Automatic na sa atin will revenge. Nagiging naiilang na tayo sa prinsipyo ni Jesus na do not repay evil with evil. Do good to those who do evil to you. Okay, next. Don't allow any sadness to dwell in your soul. For sadness prevents the Holy Spirit from acting freely. Yan ang sabi ni Padre Pio. Huwag mo daw hayaan ang kalungkutan ay mamamalagi sa iyong puso o sa iyong kaluluwa. Kasi ang okay lang malungkot. Human nature yan, malungkot tayo. Pero huwag mong hayaan na sadness will take control of you. Huwag mong hayaan na magkocontrol sa'yo ang sadness. Okay lang malungkot, pero sandali. Pero bigyan mo ng limit. Ikaw magkocontrol ng mind mo. Hindi mo pwedeng hayaang malulunod ka sa kalungkutan dahil it will prevent the Holy Spirit from acting in your soul. Yan ang malulunod, hindi makagalaw ng malaya ang Holy Spirit sa iyong kaluluwa, no? If you let sadness stay in you for too long. Next, the more you are afflicted, the more you ought to rejoice, because in the fire of tribulation, the soul will become pure gold, worthy to be placed and to shine in the heavenly place. So, mga kapatid, sa ating mga nagsiserve kay Lord, serious about our relationship with the Lord, the more na tayo ay afflicted, may mga trahedya, may mga kung ano pa diyang mga problema, the more we should rejoice. No? So, itong sinasabi natin, ito ay kahibangan para sa mga taong makamundo. Itong sinasabi natin ngayon, ito ay kahibangan. At I'm sure maraming ayaw nitong mensahe na ito na pinagsasabi natin ngayon dahil ito ay opposite sa tinatawag na prosperity gospel. No? Parang masokista tayo. Pero pag binasa mo ang Bible, makikita mo ang diwa ng Bible na it's about suffering now, happiness later. The more you should rejoice if you are afflicted, because para kang gold na nilagay sa apoy at para masunog ang mga impurities. At what will come out is pure gold. No? And then, mas worthy ka na ilagay sa heavenly place. Kaya huwag kang malungkot dahil marami kang mga problema. No? The more affliction, the more you should rejoice. Next. As gifts increase in you, may mga heavenly gifts ka na mga inspiration, virtues na tanggap sa Holy Spirit. That's why we pray, come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. Kasi yan po ang pinaka the best nating i-ask from God, the Holy Spirit. So the more you increase the gifts, no, from God,
you should be humble. The more gift you have, the more humble you should be. No? Because lahat ng binigay sa iyo, kahit hindi lang spiritual gift, kahit financial, material gift, lahat 'yan pina-loan lang ni God sa iyo. Loan lang, loan, utang. Hindi 'yan talaga permanenteng sa iyo. Mag-a-accounting kayo ni God on the last day. No? Mag-a-accounting kayo kagaya nung sa cashier, yung may-ari, pagka sarado na ng store, sarado na ng restaurant, yung cashier at saka yung may-ari mag-uusap, mag-a-accounting kayo kung paano ang ginawa mo. No? Ganon din si God. Yung lahat ng binigay niya sa'yo na gift, mag-a-accounting kayo. So you should be humble and not proud. Next is, you must concentrate on pleasing God alone. So, sa buhay natin, yun lang pala dapat. Yeah? Katikisin mo na uwan. We are here on this world to know God, to love God, and to serve God. Yun lang, diba? Sabi ni Padre Pio, we must concentrate on pleasing God alone. At saka kung sa tingin natin, ang ating kaligayahan ay mapasaya si Lord. Kung masaya si Lord, masaya din tayo. Yun lang pala talaga dapat, no? Daling sabihin, no? Kahit ako, it is my life mission to do that. Hindi ko rin nagagawa yan perfectly, no? We are all struggling, brothers and sisters. Lahat tayo, sama-sama. Sama-sama tayo lahat, gawin to. No? Walang nagsasabi dito na nagawa ko na, nagawa mo na. Let it be our goal. In the first place, I want to know, sabi ni Padre Pio, I want you to know that Jesus needs someone to mourn with Him for human weakness. This is why He leads me along the sorrowful paths. Sinabi na natin, si Padre Pio ay isang victim soul, no? So, as victim soul, part ng prayer natin, sinabi natin sa previous topics natin about the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus, the first Saturday and the first Friday devotion, ang devotion na yon ay para i-offer natin yung ating Holy Communion, ang ating mga sufferings, para sa mga kasakitan, na mga pagpasakit ng buong mga tao sa buong mundo sa pagbabaliwala nila kay Kristo. Sa mga kasalanan na ginagawa nila, nasasaktan si Lord. Lahat tayo ay affected. So, merong mga maghihilom dapat sa sugat na dinaranas ni Kristo at ni Maria. No? The Immaculate Heart of Mary is also being hurt, and the Sacred Heart of Jesus is being hurt. Sabi nila, hindi naman nasasaktan ang si Lord dahil Diyos siya. Paano siya masasaktan? Hindi yan totoo. Nasasaktan si Lord dahil, huwag nating kalimutan, siya ay meron katawan. Meron siyang human heart na nasasaktan. Kung siya ay hindi nagpakatao, hindi siya masasaktan. Pero siya ay naging tao. Meron siyang human emotion. So, pwede nating hilumin ang mga sugat to offer our penances, ang ating mga cross, i-offer natin. So, si Padre Pio, ang kanyang mga demonic attacks sa kanya, kanyang mga sakit, kanyang mga stigmata, in the wounds of Christ, mga persecution sa kanya ng mga kasama niyang pare, no? Ang mga pagmamalupit sa kanya, lahat 'yon ino-offer niya as a victim soul to mourn with Jesus dahil sa kasamaan ng mga tao. Next, some people are so foolish, no? That they think they can go through life without the help of the Blessed Virgin Mary. So, ang ibang tao daw,
ay kung sakwan pa nag-iilusyon na kaya, na akala nila kaya nilang makasurvive sa buhay na ito na kahit wala ang tulong ni Maria. Ibig sabihin, importante ang role ni Mama Mary. No? Maraming tao na nag-aakala na kaakala nila kahibangan. No? They're so foolish. Kahibangan ang akalain mo na kaya mo na kahit walang ina na si Jesus lang okay na. Yeah, that is true. Jesus is enough. God is enough. But it is the will of God, it is the will of Jesus, kalooban ni Jesus, na tayo ay dumulog sa kanyang ina. Binigay niya sa atin ang kanyang ina. Totoo, God is so powerful, He is more than enough. Pero hindi naman tayo ang nag-invento nun. Si Jesus ang kalooban niya na binigay niya para tumulong sa atin. Dahil malakas ang kaaway natin. Ang diablo, malakas. So, importante ang tulong ng ating ina. Huh? Next, our Lord sometimes makes you feel the weight of the cross. This weight seems unbearable, but you carry it because in His love and mercy, the Lord helps you and gives you strength. So, sometimes sa tingin natin, hindi na tayo na kaya nating pasanin. Huh? Hindi, ang bigat-bigat na nang pinapasan natin. Pero magtiwala lang tayo na ang Diyos ay tutulong sa atin. Next, hindi daw tayo ma-discourage, mga kapatid. No? Kung sa ating tingin may mga project tayo sa buhay, hindi nag-successful, may mga ministry tayo sa ating ministry, tumutulong tayo sa simbahan, mag-aakay tayo ng mga tao, papunta pabalik sa kay Lord. Pero hindi naman yung mga inaakay natin, yung ministry natin nag-fail, nahinto, hindi natuloy, o mga tao hindi na nakikinig sa atin, yung mga taong pinagpipray natin bumalik kay Lord, hindi pa rin. Huwag daw tayong ma-discourage. Dahil parang yung farmer, hindi lahat naman natin na tinatanim mabubuhay, tutubo. May mga failure talaga. No? But all we have to do is to humble ourselves. Na ang nagko-convert ng tao, lahat ito si Lord, hindi tayo. It is not us. We are nothing without God. Huh? Kailangan natin ng assistance ni Lord. So, sabi rin ni Padre Pio, kung during sa kanyang prayer, pag gusto siyang inspire ni Lord, pinupunuan daw siya ni Lord sa kanyang heart ng mga in his heart spirit which is all fire. Binibigyan siya ng delight. Pero may panahon na naman na nga si Jesus ay gustong makonsole. Anong ibig sabihin ng console? Pahuhupayin yung kanyang mabigat na kalooban ni Lord. Meaning, nagsishare si Lord sa kanya ng mga kanyang mga kasakitan na nadadama. So, pag si Lord ay gustong makonsole, He invites me, no? And it's in a manner that is both a request and a command to offer my body to alleviate His sufferings. So, para mahupay ang mga kasakitan ni Kristo, ini-invite niya si Padre Pio na i-offer ang kanyang mga sufferings to Jesus. So, anong lesson makuha natin dito, mga kapatid? Ang ating mga problema, ang ating mga sakit, ang ating mga challenges, mga paghihirap, let us offer it to appease, no? To appease the pain of Jesus. Next, kung tayo daw ay lugmok, naglugmok sa problema o sa kalungkutan, parang you are so depressed, ang gawin mo daw ay ipuntarya mo ang iyong isipan at
ibaling mo ang iyong isipan at isipin mo ang pinagdaanan ni Kristo sa gabing yun nung siya ay dinakip. Huh? Nung nagsimula ang kanyang misyon, ang kanyang pasyon sa paghihirap para tayo ay tubusin. And offer your sufferings right now, no, to the Father. Ipagkaisa mo, ipagsama mo sa suffering ni Jesus. Yun, maiibsan ang iyong kalungkutan. So, 1 hour had passed, mga kapatid. Marami pa itong mga kwan. Pwede natin itong ipagpatuloy ang mga words of faith ni Padre Pio. Kasi ito, marami pa, no? So, pwede natin itong gawa ng part 4. And then, hindi na natin to ubusin dahil wala tayong oras. ito, take up natin to. Do good everywhere. Gumawa ka daw ng mabuti kahit saan ka mapunta. Huwag lang yung sa simbahan o sa ministry, kahit saan. Try to do good para masabi ng tao na this is the Son of Christ. Ano yung ibig ko sabihin? Kasi minsan, kahit ako, guilty ako, lumalabas yung pagkasuplado ko. Minsan mabait tayo dito sa simbahan, mabait tayo dito kasi kasama natin yung mga brothers and sisters natin sa grupo natin. Tapos dito sa bahay o dito sa trabaho, sungit-sungit natin. Pero dapat daw, sa lahat ng lugar, mabait tayo. Para masabi nila, eto, anak to ni Kristo. Kasi may ano nga eh, may isang nag-share, isang lay minister daw. Bait-bait niya sa simbahan, lay minister. Pero pagdating niya sa bahay, anong sinasabi ng kanyang mga anak pag dumating siya sa bahay? No? Eto na naman, umuwi na ang demonyo. Yun. Kasi ang sama-sama pala niya sa bahay, naninigaw siya sa mga anak niya, lupit-lupit niya sa anak. Pero, nagsiserve siya as a lay minister. Dapat pala, kahit saan, hindi lang yung pag nasa simbahan tayo o sa ministry, mabait tayo. Do good everywhere para masabi ng tao na we are an alter Christus who represents, makikita nila si Jesus sa atin. Still, it is a struggle. We are praying for that every day. Kahit ako, I pray for that. I'm not saying ganun ako. I'm far from it, no? So, let it be our goal. So, pray for me as I travel this evening for a medical mission. So, until next week, balik tayo sa ating normal schedule next week, 7 p.m. Wednesday. God bless you. God bless you, brothers and sisters.